Magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat ng nakikinig sa programang Bathag. At live po tayo ngayon, aming taga-subaybay. Alam namin po na marami pong nag-aabang sa pagkakataong ito. At tatalakayin po namin ang napakahalagang nangyari kahapon sa Isla ng Ulutayan. At kasama ko po ngayon ang napakasipag at napakatapang natin na kapatid na si Brother Chris Perocho, na isa sa mga humarap kahapon sa mga kulto doon sa Isla ng Ulutayan. And of course, kasama po natin ngayon ang isang na mapagmahal at isang ina na nagmamalasakit, ang president ng Paris Stella Maris Mission Station, ng Paris Pastoral Council. Yes po. Doon sa Isla ng Ulutayan, si Sister or Nanay Juna Valenzuela. Magbibigay po siya ng komento or statement mamaya. Okay? So kahapon, hindi po natin inaasahan na ako po ay pupunta doon sa Isla ng Ulutayan kasi po napaka-busy ng schedule ko. Pakipakita po nga sa screen ng Brother Binnie yung schedule ko po. Kasi maraming nag-message sa akin, maraming nagre-request. Hindi ko na po mapagbigyan o masagot yung mga katanungan doon sa messenger. At saka yung ibang mga request ng mga kapatid na sasagutin yung mga concerns, no? Kasi nga po, masyado po tayong busy sa ating mga schedules. Ayan po, pakita po natin sa screen. Kaya, ipagpauwanhin niyo po kung hindi ko po nabibigyan ng tugon yung mga kailangan ng iba. Kasi nga po, tingnan niyo pong schedule ko simula nung May 3 hanggang sa June 20. Para maliban po dyan, mayroon po tayong bagong assignment, yung libro na ipapasa po natin sa Claritians. At yung production manager po ay nagsuggest na before October, matatapos ko na po ito. Pero, mayroon po akong sasagutin na isang video kung saan ay inatake yung aklat ko na kailangan kong sagutin this coming Thursday. At pagkatapos po niyan ay pagpaumanin po ninyo kung hindi ko na po ma-entertain yung iba po ninyong mga kahilingan kasi ako gusto, kailangan ko pong mag-focus sa aking mga assignments. At maliban po dyan, mayroon po tayong trabaho araw-araw na kailangan po nating gampanan. So, ito po kahapon yung pagpunta po natin sa Ulutayan. Thank you po, Brother Bene, sa pagpapakita ng schedule ko. Yung kahapon po na naganap ay hindi po natin inaasahan dahil po sa bas-bas na rin ng ating Archbishop na may malasakit. Archbishop Victor Bendico, salamat po sa inyong pagsuporta sa Apologetics Ministry. Kahapon nga po, alam niyo po kung ano ang nangyari kahapon bago po tayo pumunta doon sa Isla ng Ulutayan. Ay na-inform po kayo tungkol doon sa mangyayari. No? Of course, salamat din sa ating spiritual director na si Monsignor Freddy Nonoy Villanes na bago po tayo pumunta kahapon sa Isla ng Ulutayan ay pumunta po tayo muna doon sa katedral para ma-inform siya tungkol doon sa pakikipag-usap na gagawin natin doon sa grupo ng kulto. Actually po, itong grupo pong ito na pinapangunahan ng tinatawag din ng si Doc Joshua or Dr. Joshua. Kasi po, ngayon meron may mga na gano'n na nagbabiral na ngayon sa Basco Radio. Meron na nakapost na video. Pero bago po yan, sa kanila pong Facebook page ay makikita po natin ang ganito. Yung pakita po natin sa screen, Brother Benny, yung pagsunog ng Bible, tsaka imahe, rosary. Tsaka rosary. Pakita po natin yan. Kapagaling na yun dyan, makutin yung usok na. Laglag na. Yung Bible po na yung balita Biblia, sinusunog po nila at saka yung image ni Mama Mary. At ito po yung si ano po, yung nakaharap po nating kahapon doon sa Barangay Hall, si tinatawag din lang si Dr. Joshua. Siya po yung nagbabasag mismo ng imahin ng Panginoong Hesus. Okay, pakita po natin sa screen. Nawito yung mukhang kaksama ay yung course niya. Ito na ito yung para maikat sana. Kasi may iiwan po pilitin nila. Tingnan mo kuya ito. Mausog. Ayan. Ito po matawag lang si Doc Joshua. Hindi lang, ito po ay nangangaral, no? At parang kung ikaw talaga ay may kaalaman, questionable talaga, kahit yung lahat ng detalye ng sinasabi niya, magpapakita po tayo ng video clip niya kung saan nangangaral ito, ha? Ang pagbaki ng magandang kalimalaga ay pagbalot sa ating katawang mortal ng liwanag. Ayan. Muli po, ako po ay magbabahagi
Atin po nga narinig ang tanang buhay, gumawa ng bitya na siyang pinagbabasayan sa kasalukuyan. Ngunit siya po ay tinatawad, pagkamat siya ay nagkaroon ng napakalaking kasalanan, ngunit siya po ay tinatawad ng ating amang liwanag sa kalangitan. Naka-white din sila na ano, kasuotan. Ayan. Tapos, so, dahil po dyan sa nangyari at saka doon sa concern ng mga kapatid natin sa Ulutayan, kung nanonood po kayo mga kapatid namin dyan sa Ulutayan, thank you very much sa pinaabot nyo sa amin ang inyong concern at bilang mga kapatid din nyo sa pananampalataya, so ibinigay namin ang aming makakaya, kaya nga pumunta kami kahapon. So, nagbiyahe ako kahapon, sinundo ako doon sa port ng Banikan. Nung pakita ka natin na Brother Bine yung, ano, yung travel ko pa Banika Port, papuntang Ulutayan. Banika, dyan po kami. Bumaba dyan sa barangay hall kasi dyan po mag-uusap. Pinatawag ng mga kagawa, yung grupo ng kulto para magharap-harap kami, para mag-usap sa isang maginoong pag-uusap. So ngayon, alam po natin na marami pong mga kapatid at mga kaibigan na humihingi ng full or complete video nung nangyari kahapon. Pagpaumanhin nyo po, hindi po kami nagkaroon ng napakagandang video kasi biglaan po kahapon. At kung alam lang po namin, ha, kung alam lang po namin na kakailanganin yun at naka, or one day before. Uh-huh. So mapipilitan talaga si Brother Benny na sumama sa amin. I-request talaga namin kay Father Mark na ipanala sa amin si Brother Benny para magkaroon ng magandang video. Pero kahit papano, meron pa rin tayong video na nakuha doon. Kaya pagtsagaan nyo na lang po mga kapatid. Pagtsagaan nyo na lang po at matutulungan po tayo ng Brother Benin na ipapanood po ito sa inyo. Bibigyan po natin ng ating komento. So, kapo, no? Nung nagharap na. No? Nagharap na. Of course, sinong kagawad yon na nanay? Juna? Yung babae? Sinong kagawad yun? Si kagawad Josephine Martinez po. Ah, okay. Si Una-muna, kung nanonood po kayo kagawad Josephine Martinez, maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa amin dyan sa Barangay Hall at of course sa inyong, parang siya ang moderator kahapon sa pag-uusap, no? So, naging maayos po, natapos po maayos yung pag-uusap namin kahapon sa pagitan ng paathag team at saka ng kulto na pinangungunahan ni Doc Joshua. So, yung una pa lang, meron tayong mapapanood dito ng mga video clip. I think 9 video clips dito ngayon, nabibigyan natin ng ating komento at pagkatapos ay hihingan natin ng statement si Nanay Juna, oo, sa kanyang nasaksihan kasi nandun siya kahapon. Okay, so una pa lang, doon sa naganap na paghaharap na itong leader ng kulto na si Joshua na nagki-claim na ang Diyos ang daw Diyos, ay binigyan siya ng karunungan at ng wisdom at mula daw sa kalangitan ang kanyang pinagtuturo. No, oo, pinagtuturo. So kailangan natin itong tanungin at subukin. Hindi pwedeng maniwala ka lang eh. Tama. Diba? Kasi gaya ng iba. Dahil nagpapakilala na galing sa Diyos or nang gagamot or magaling magsalita, bibigay mo na kagad yung matamis na Amen! Diba? So, kailangan subukin. So, ito po. Basahin po natin ang isa sa mga mababasa sa Biblia. Unang Juan 4:1 po. Ano po ang inuutos sa atin ng Biblia? Ayan po ang nakasulat sa Unang Juan 4:1. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Ibig sabihin, hindi ka naman nabibigay ng amin mo. Sa halip, subukin ninyo. Subukin. Subukin. Kung sa hiligay nun, o si Saa, anay. No? Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritu nasa kanila. Ang isang pamamaraan dyan ay tanungin mo. Mag-imbestiga ka. Sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. At sa observation natin kahapon, mas matindi pa to kay Kibuloy eh. Oo nga, kasi diba? Kiniklaim niya na siya daw yung pinadala ng Ama. Oo, mula sa kalangitan. Oo. Tsaka yung narinig ko kahapon. Tapos, no? si Kibuloy walang manuscript. Siya meron eh. Siya meron. Okay, sige po. Ngayon, doon kahapon sa encounter, ito po ang naganap. Doon pa lang sa unang, nung nag-umpisa kaming mag-usap nito, pinanong po natin ang kanyang pangalan. Totoong pangalan. Totoong pangalan na no, hindi nickname. Yes. Ngayon, doon pa lang, magdududa ka na kasi hindi siya naging honest sa mga tao ng doon sa isla ng Ulutayan. Hindi pala naman talaga Joshua ang pangalan niya. Okay, papanood pa natin yan, Brother Benny, sa screen, yung video clip 1. Maganda na hapon pala kasi dito na tayo sa Tapos ito, magpapakilala ko muna kami.
Ako po si Kagawad Matigis. Ito po yung president din ng simbahan dito sa akin. Si Kagawad Militar na ako. Si Secretary ng Secretary ng Diyan sa Barangay, Doralyn Fernandez, at saka si isang Kagawad si Alfredo Ado po. Tapos, yun po siya. Siya po yung tinadala ng simbahan. Yun na po dito sa amin para po maliwanagan po ang lahat na nangyayari. Tapos, yun po. Pagkatanong po kayo sa inyo, Sir Duswa, tungkol doon sa nakita ko namin sa video, kasi kung hindi namin alam kung anong grupo kayo, ha, kung anong grupo kayo, ang hindi kayo set track. Hindi kayo set track. Okay po. Okay po. Ako po si Joy po. Ang aming kapatid si Trini. At si Anton. Pwede mo tanong ang kumpleto yung pangalan sa video? Joshua Santos Vicente. Sige, Sir Duswa. Tungkol din. Okay. Yan po ba yung tunay mo talaga na pangalan? Akin lang yung pangalan po yung pangalan. Hindi po, yung pangalan niyo po yung pangalan niyo na tanong po. So, anong pangalan niyo po? Ayan. So, yung pangalan niya pala na totoo, kung hindi talaga natin tinanong, hindi pala malalaman na Alfred ang pangalan niya. So, dyan pa lang, nakakaduda na. Di ba? Magkadududa ka talaga kasi yung pagpapakagiala niya sa mga tao, Joshua. Pero naging honest ba siya? Hindi. Anong pangalan niya? Alfred. Oh, Alfred, ayan. So, dyan pa lang, magdududa ka na. Ayan. So, ngayon, puntahan natin yung isa pang video. Okay? So sa video to, hindi marunong sumagot ito eh. Di ba? So sabi niya kasi, nasa kanya yung karunungan ng Diyos. May wisdom siya, galing sa kalangitan, sinugo siya. So sinubok natin ito. Tanungin natin. Tinanong natin siya. So sa video clip to. Yung isang nakatawag yung pansin sa amin, eh, yung ginawa ninyo sa video na pagsunog sa Bible at saka pag-iba ng imagen. Since sinunog niyo yung Bible, ibig sabihin, hindi kayo naniniwala sa Bible. Kaya ang tanong ko ganito, ano, humihingi kami ng paliwanag natin behalf ng mga taong gano'n rito. Ano ang archaeological, logical, at historical reason mo o ninyo para sunugin ang Bible at gibahin yung mga imahin? Gusto pa namin makapaliwanag sa inyo. Paliwanag. Kagalan po ulit. Okay. Padali na akong sinabi, ikaw na, ikalawa, isa na. Nabuksan ang ating mga sa kanilang, kung ano na sila, hindi siya pinipa. Pangalawa, ang ating mga sa kanilang, siya ang pinipa. Tapos naman, walang problema ko na. You're not answering my question. My question is archaeological, logical, and historical. Tapusin mo ko yung sinasagutan mo sa kapat, hindi pa patapos. Paano ninyo may papaliwanag sa amin? Baka kasi makumbinsi ako, pati ako sumama din sa inyo. Ang tanong ko is, ano ang concrete ninyo na batayan? Archaeologically, historically, and logically, bakit ninyo sinunog ang Biblia at di ito? Marunong ba siyang sumagot sa tanong? Hindi. Sinasagot ibang tanong ko? Hindi niya sinasagot. Oo. Kasi hindi sumasakto yung sagot niya sa tanong mo. Oo. Yung tanong ko kasi kahapon, kasi diba, yung unang tinanong natin siya kasi sinunog. Sinusunog niya ng Biblia. So ibig sabihin, doon pa lang, yun ay nagbigay na sa atin ng diya na hindi sila naniniwala sa Bible. Yes. Kaya nga sinunog nila eh. So yung tinanong natin kahapon, wala tayong tinanong kung saan mababasang talata, no? Kagaya nung kung makikipag-usap tayo sa ibang sekta, di ba? So tinanong natin, kasi merong mga grupo na kasaya na historical, archaeological, at saka logical, no? Kaya tinanong natin kahapon itong si Dr. Joshua, kung ano ang batayan niya, archaeological, historical, at logical, sa doon sa ginagawa nila na pagsunog ng Biblia at saka pag-iba ng imahen, ng lahat ng imahen, kahit, lalo na yung mga imahen na hindi naman natin, hindi naman Diyos-Diyosan, hindi naman masama. Kasi para sa kanila lahat ng imahen, eh, ano daw?
pinagpupugaran daw ng mga ng mga itim. Ng itim, ibig sabihin ni Satanas, ng mga masamang espiritu. Oh. Eh tinatanong natin yung sagot niya kahapon, kung hindi niyo naririnig sa video kasi eh ang humingi kami ng paumanhin kasi yung video natin kahapon sa cellphone lang yung ginamit namin. So hindi maliwanag ang audio. Ayun, ang sagot ni Dr. Joshua sa tanong ko is, ang Diyos daw ay walang gumawa. Wala naman tayong pagtatalo dun eh. Yes, so, yung tunay na Diyos walang gumawa, walang pinagmulan. Wala naman tayong pagtatalo dyan eh. Sabi ko, you're not answering my question. Ang tanong ko sa'yo maliwanag, meron ka bang archaeological, logical at historical na batayan sa ginagawa ninyong pagsunog sa Biblia at pag-iba ng mga imahin? So hindi sinasagot. Wala siyang maisagot. Ngayon, nakakaduda na yung sinasabi niya na binigyan siya ng pambihirang kaalaman, knowledge at saka wisdom ng Ama. Galing sa kalangitan na kiniklaim niya, na pinaniwalaan ng mga followers niya. No? Yes, Ayan, okay. Ngayon, nung tinanong pala natin ito, naniniwala naman pala siya kay Jesus at saka sa Ama. Sa Ayan, video clip nga po, Trig, Brother Benny, papa. Ganyan ang aking tinunan mo, sapagkat ang paniniwala ng tao ay hindi nga kumakain. Ito ay sa pagkakamayan ng tao sa aming tinunan. Ito ay aming ginagawa ni Jesus sa aming batasahan na magsipagpagpala ng aming mapapala kung ang mga tao ay ang aming ginagawa. Sapagkat dahil mo ninyo na ang pagkulog sa kapwain ka sa aming. Sapagkat kami ay minamutan ng kumabatan namin sa aming ngayon ng ating pagsipagpala kung ang itama ang mga mabatan ang mga paros at tamang pagtawag at tamang panimali at kalangan ng mga sa aming ginagawa. Ang mga mga sa kalangitan, ang mga mga sa kalangitan, ang mga Jesus sa kalangitan, ang mga 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 tapos ka na ba? Ganyan yung explanation. So, naniniwala ka din po kay Jesus at sa Father. Ayon kay Dr. Joshua, binabanggit niya na yung kanilang mga ginagawa sa kanyang kulto, yun daw ay ayon sa utos ng Ama sa kalangitan at sa kautos ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, naniniwala sila sa Panginoong Hesus at saka sa Ama. Okay, so sinakyan natin kahapon, sabi ko, pareho din tayo, no? Naniniwala din tayo sa Ama. Naniniwala din tayo sa Panginoong Hesus. Hindi natin tinanong kung ano ang... kasi pareho, tulad ng sa ibang sekta, no? Pareho din naniniwala sa kay Panginoong Hesus. Pero yung iba, naniniwala na tao lang. Pero naniniwala na... hindi Diyos. Pero hindi natin yan tinanong kasi nag-uso natin mag-focus doon sa gusto pa natin itanong sa kanya. Kaya ang sunod kong itinanong dito sa kay Dr. Joshua, meron ka bang mababasa na ancient manuscript? Na doon sa ancient manuscript, kasi hindi siya niniwala doon sa ibig sabihin yung dating sa kanya ng mga translations ng Bible, questionable yun. Kaya doon tayo nag-focus, dinala natin siya sa ancient manuscript. So tanong natin, meron ka bang anong ancient manuscript ang pinagbabatayan ninyo na doon sa ancient manuscript na yan nakasulat, naguuto o inuutos ng Ama o inuutos ng Panginoong Hesus na gibain ninyo ang lahat ng mga imahin at sunugin ang Biblia? Meron bang ganun? So ito video clip 4. Bago ko papaniwalaan yung pangarap yan, saan yung ebidensya ninyo? Saan nakasulat? Ano yung ancient manuscripts? Kasi patala niya ka naman sabihin, ang pangarap sa kalangitan ko ba ay mangyamak po siya pinamahin? Ang tanong ko sa'yo ay ganito, sagutin mo, saan nga? Anong ebidensya mo? Kasi, kung hindi mo na mapapakita sa akin, ikaw ang malabas na nululuko dito pag wala kang napakita ang ebidensya. Kasi sa korte, pag wala kang ebidensya, makakaala yung sinasabi mo. Huwag mong sasabihin sa akin na sa korte, walang ipit ko yun kasi may sulat ng judge. O may sinipagdama ng judge. Kasi pwede kang mabilanggo, magpilagmahan yun ng judge. Ngayon ang tanong ko, anong ancient manuscript hindi na namin sumikala naman? Hindi na namin ipagpag-ibala na natin yung books, history, at saka archaeology. Ang tanong ko naman ito, anong pangalan ng ancient manuscripts na inuutos ng Ama na pinaniwalaan ninyo at Jesus na sunugin ang lahat ng sacred literature? Isang pamamitian at gibain ang lahat ng mga imahin. Anong pangalan ng ancient manuscript? Libro na ang pangalan. Kung sa ko ang pangalan? Hindi na libro. Ang katotohanan, nagtumulan sa kalangitan. Meron ba ang pangalan na Tagalog na ganyan sa ancient manuscripts? Meron po. Saan ko? Kung gusto niyo mong nalaman, sumama ka sa amin. Hindi, ang tinatanong mo lang po, yun ba ay nakasulat sa Hebrew at saka sa Greek? Oo, sunod. Tinatanong mo lang po, yun ba ay nakasulat sa Hebrew at saka sa Greek? Oo, sunod. Tinatanong mo lang po, yun ba ay nakasulat sa Hebrew at saka sa Greek? Oo, sunod. Tinatanong mo lang po, yun ba ay nakasulat sa Hebrew at saka sa Greek? Oo, sunod. Tinatanong mo lang po, yun ba ay nakasulat sa Hebrew at saka sa Greek? Oo, sunod. Okay. Yun. Sa tinanong natin siya,
no? Na kung meron ka bang ancient manuscript na may papakita sa amin, na mismo sa doon, sa ancient manuscript, iniutos ng Ama o di kaya ng Panginoong Hesus na sunugin ang Biblia at ibain ang lahat ng imahen. Kasi sabi ko, kung wala kang may papakitang ebidensya sa amin, pinagluloko mo ang mga tao dito sa ulutayan. Sila yung sinungaling. Oo, sila yung sinungaling. Sabi ko, kailangan mong, kwan, kagaya sa ano, sa korte, kung wala kang may papakitang ebidensya, paano ka paniniwalaan ng mga tao? Oh, sa pilit niya sinasabi na, iyan daw ay revelation. ano ba, kibuloy talaga. Nasa mas matindi pa kay kibuloy kasi galing talaga daw sa Ama, hindi pwedeng questionin. So, hinihingan natin siya ng ebidensya. No? Hinihingan natin siya ng ebidensya. Ngayon, sabi niya, meron daw. Anong pangalan ng ancient manuscript na yan? Libro ng katotohanan. So, sabi ko, libro ng katotohanan. Ngayon, yun ba ay nakasulat sa Hebrew at saka sa Greek? Baliwanag, inuulit-ulit doon sa, ano, sa dulo, no? Meron, di ba? Sabi niya, meron. Nakasulat sa, ano, sa Hebrew at saka sa Greek. So, ibig sabihin, kung yun, di ba, tinanong natin siya sa ebidensya, inuutos yun. Kaya nga nila ginagawa ang pagsunog ng mga imahe, ng Biblia, at pag-iba ng imahin dahil na utos ng Ama, at ng Panginoong Hesus. Doon mismo sa manuscript na sinasabi nilang libro ng katotohanan na nakasulat sa Hebrew at saka sa Greek. Ngayon, hindi nga ako nagkamali kahapon na nagdala ako ng Hebrew Bible at saka ng Greek Bible. Sabi ko, kakailanganin ko talaga to. So, praise the Lord, binigyan talaga ako ng guidance para dalhin ko yun. Ngayon, so nang sinabi niya, di ba? Sinabi niya na sa Hebrew daw nakasulat yung manuscript. Sabi ko, masubukan nga ito kung naiintindihan niya talaga. Kasi hindi mo yun ipapangaral sa tao o gagawin kung hindi mo yun naiintindihan. At paano mo yun maiintindihan kung hindi ka nga marunong magbasa? Diba? Ngayon, libro ng katotohanan ang nakasulat sa Hebrew. Tingnan niya natin. Sa video clip po 5, sinubukan ko po ito si Dr. Joshua kung marunong magbasa ng Hebrew. So yung pinabasa ko sa kanya, yung Exodus chapter 25 verse 18, yung saan ang Diyos ay nag-utos ng Ark of the Covenant na lagyan ng dalawang cherubim, ng imahe ng cherubim doon. Okay, ito po sa video clip 5. Okay po, ha? Ito po. Pagbabasahin po kita ng Exodus 25. Ito po ay Hebrew, ha? Salita ng Ama. Pwede po, ipasa ito po. Ipapasa ko po. Paano nga? Pag nabasa mo yan sa akin, ako mismo nasama sa inyo, ha? Pero pag hindi mo yung nabasa, ulo ko pa ng mga tao. Pakibasa ko. Ayan, ito lang. Ang tanong, kaya mong masabi po ito. Ang tanong, ilalang mo tumawag yan. So yan, dyan pa lang, huling-huli na siya eh. Diba? Yung libro daw ng katotohanan, nakasulat sa Hebrew. Okay? Na iniutos doon na ang Diyos ay nag-utos na sunugin ang Biblia at gibain ang lahat ng imahen. So sinubukan natin siya kasi yung sa Hebrew, sa Exodus chapter 25 verse 18, nandoon ang yung Ark of the Covenant na may merong mga imahen ng kiruben. So pinabasa natin yung part na yon na nakasulat sa Hebrew. Kasi yung dala ko kapon, Biblia, Hebraica, Stuttgarten siya. So pinabasa ko yung page na yun sa kanya. Ito sabi ko, Doc, pakibasa nga sa akin kung marunong ka talaga magbasa ng Hebrew. Hanggang sa? Na-corner siya. Hindi niya kayang basahin yan. So, pwera na lang talaga sa mauto nito. Diba? Yan. Ibig sabihin, sinungaling yung Dr. Joshua. Hindi ka naman pala talaga marunong magbasa. So, bakit mo pinapaniwala yung mga tao na meron ba yung Hebrew manuscript na iniutos doon sa inyong manuscript na sunugin ang Biblia at gibain ang lahat ng mga imahin. Kasi unang-una, hindi mo ipapatupad yon kung hindi mo naiintindihan. Hindi mo maintindihan yon kung paano mo intindihan kung hindi mo nga nababasa. Ibig sabihin, nag-iibinto lang talaga to. Ngayon, ito ha, ito pa. Pinaninindigan talaga nitong leader ng kulto na si Doc Joshua na meron talaga silang manuscript doon daw sa Aurora. Province! Sa Aurora daw, province! Di ba, narinig mo yung kapon? Kaya nga, pina-take note mo nga po eh. Na meron daw silang manuscript doon sa Aurora. Na ancient manuscript, ha? Ngayon, tinanong natin siya, Brother Chris, saan yan matatagpuan? Anong pangalan yan? Parang may nanok ako dito. Sabi ko, meron kami kakilala sa Maynila, meron kami kakilala sa Cebu, meron kami kakilala sa Davao. Paimbestigahan namin niya kung saan yan matatagpuan. Ngayon, parang grabe yung yung pagbaliktad eh. Nung ano na siya, nag-ipit na siya doon.
biglang ano, binaway yung statement. Wala daw. Ito pala daw. Ito pa sa silang manuscript. Ito. Kaya nag-contradict yung sinabi niya. Ito. Sir, pag hindi namin ito nahanap, sir, ibig sabihin ng sinunan natin ka, marami akong connection, sir, ipapahanap ko ito. Ay, hindi mo yan nakikita. Oo, oh, kita nyo? Ayan ha! Ibig sabihin sa akin niya, sinong dalaga, sinong tago niya? Ito yung tinatanong ko. Ito yung bukas para sa nga, upang masinay. Oo, lamang mong kalibir, saan namin nga mapuntahan siya? Anong pangalan niya? Ipapainvestigate ko, sir. Kasi may connection ako sa Manila, may connection ako sa Iloilo, may connection ako sa Cebu, sa Davao. Ipapainvestigahan mo yan. Ano po ang pangalan? Parang sila, ano po ang pangalan? Isip na isip na sila sa akin naman na may sinabi ng Diyos, pinapasunod niya ang mga Biblia at pinapagiba ang lahat ng pangalan. Ano po ang pangalan? Ano po ang pangalan? Hindi, pangalan po. Pangalan po, pangalan. Saan? Anong place po yan? Sa Maria Aurora. Saan po yan? Aurora Practice. Saan? Maria Aurora Practice. Yung, ano po ang pangalan ng manuscript? Pangalan po niya? Ng manuscript? Hindi po, nandulot po. Hindi po, ang pangalan ng manuscript? Kaya investigahan ko. Ito po ay may sa akin ang mga madal na hindi nga ako ha. Wala pong manuscript, meron pong date na nandun po, nandun po ang kanyang. Ano na lang, ulitin mo? Wala mo? Wala pong pangalan. Anong isang tanong? Pero manuscript ko. Ano po ang material ng manuscript na yan? Ano po sugat na ano po yan? Kapalang hayo? Or papayos mo siya? Ayan po ay may sa akin. Hindi po siya balat ng hindi, ang inatanong ko sir, you're not answering my question. I'm asking you, manuscript ang inatanong ko sir. Wala po. Oh, ibig sabihin, hindi mo kontrol yung statement mo, sabi mo kanina meron. Ganito po kasi yung sa amin na. O, teka. Explain ko yung sa akin. Pinatanong ko ito sa maliwanag ng question ko. Manuscript ang tinatanong ko, sabi mo meron. Narinigin nyo na lang yan ha. Maliwanag ang sabi niya, nandun sa Aurora yung manuscript. Nagtinanong ko siya, wala na daw niya na kung hindi na ito manuscript. Nakukontrol mo sana yung statement niya. Ayan. Ayan po ha, maliwanag, sabi niya, meron silang manuscript sa Aurora. Nung tinanong ko, anong pangalan nun, saan yun mapupuntahan, pa-imbestigahin namin, biglang nag-iba yung sinabi. Oh, kinontra niya yung statement niya. Na ano, nung una daw, may manuscript sila. Nung tinatanong na, kung saan yun, kasi pumisan niya natin, di ba, pinapasulat kasi yung pangalan ng manuscript. So, bumaliktad na, kinontra na, nung Dr. Joshua ang kanyang naunang statement. Anong sabi nung kawikaan, Brother Bini? Kawikaan 24:21, ito po yung sinasabi. Anong sabi po ng kawikaan, ng Biblia? Kawikaan 24:21, anak ko, sa Panginoon at sa hari ay matakot ka. Sa mga pabago-bago ay huwag kang makisama. Ayan. So iwan ko na lang doon sa mga nalupo o na naniniwala dito kay Dr. Joshua kung patuloy kayong sasama dyan. Ako, pinagluloko lang kayo ng ano nyo, nasabihin na sa video, huling-huli, may manuscript daw, eh, nung tinanong na, wala naman pala. Kinocontradict na yung mga unang statement. Saan ba kayo sasama sa inconsistent yung sinasabi? Open hindi, po dito sa Catholic Church, brothers and sisters. Hindi niya mapatunayan, di ba? Ayan. So, ngayon, now, nanindigan pa rin ito. Tayo daw ang sinungaling. Tayo pa rin daw ang sinungaling. Sa kabila ng lahat, nanahayag na yung kasinungalingan niya. Oo, tayo daw yung sinungaling. May lakas pa talaga siya ng loob na sabihin na kami ang sinungaling. Ito sa video clip 7 po. Panoorin mo ninyo. Sa science ba, kailangan ng ebidensya o hindi? Ang tanong ko, kapag ito ko ba yung sinungaling? Hey, ang tanong ko, hindi kasi you're not answering my question. Ito na lang kasi sabi mo sa amin, kasinungalingan. Sinabi mo kami ng sinungaling. Ikaw kung walang may mapakita ng ebidensya sa amin, mayroong tanong man ito. Sinong may ebidensya sa atin yung nandala, kahit kundi ka? Sino? Hindi, pakisagot ko. Sinong may ebidensya sa atin na may dala? Kasi nang hirap yung sinabi mo, nasabihan mo kami na kami nagsisinungaling, ikaw wala kang ebidensya. Ay, kasi tinanong mo kita, kita, saan? Ano? Anong ebidensya mo? Anong manuscript mo? Anong theological ebidensya mo? Wala mo may makita sa amin. So, hinahanapan po natin siya, kasi sinasabihan niya tayong sinungaling. Pero siya, wala siyang may pakita ng ebidensya. Tayo may ebidensya tayo. Ayan. So parang para sa kanya yung sinungaling yung may ebidensya pa, yung walang sinungaling, walang ebidensya, walang ipapakita ng ebidensya, yun pang nagsasabi ng totoo na siya, no? Ipagpalagay natin wala siya nung dalang libro or ano mang referensya, pero hinihingi lang natin yung title. Ayun, huling-huli, imbento, 'di ba? Imbento. Ngayon, pinuntahan natin. Sabi ko ako, baka gusto niyong patunayan dito sa mga tao dahil sa totoo kayo. Dahil sa may pinagaling ayun, ng gagamot sila pinagamot. Or dahil doon sa kanilang ginagawang paggagamot daw yun daw ay parang pinapalabas nila na yun ay galing talaga sa Diyos.
Kaya nga nagdududa kami, bakit niyo sinulog ang Biblia? Kaya nga. Kasi doon sa Biblia, may mababasa kang ganito, ikalawang Tesalonika 2:9. Wag mo kami, Doc Joshua, kung nanonood ka man, wag mo sabihin sa mga tao na kung mo nagpapakita kayo ng miracles o nagpapagaling. Kayo, igaling sa Diyos na ang inyong ginagawa. Kahit si Satanas po, pwedeng makagawa niyan. Ito. Ikalawang Tesalonika 2:9. Pagditaw ng Suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Ayan. So, ang tanong, kaya bang magpakita ng kababalaghan or milagro ni Satanas o hindi? Kaya niya. Kaya logical yung kung yan ang gagamitin mong argumento, no, at gusto mong linlangin yung mga tao, mga tao diyan sa isla ng ulutayan para sabihin galing yan sa Diyos, kasi si Satanas pwede ring gawin yan. Mm-hmm. Ayun. Ang Diyos hindi sinungaling. Tama. Sino ang ama ng sinungaling? Si ayon Satanas. Sa 1:44? Si Satanas. Oh. Si Doc Joshua nagsinungaling, hindi? Nagsinungaling kasi kinokontra niya yung ano eh. Yung first statement niya at saka yung second statement niya. Tanungin natin siya, meron bang manuscript doon sa Aurora? Sabi niya meron daw. Meron. Pero nang tinanong nung huli. Pangalan, wala na. Ayan. So, doon sa mga nagsusuri, kayo ba maniniwala na sa Diyos yung ano? Yung sinasabi nitong kultong ito na pinangungunahan ni Doc Joshua? Ayan. Kaya po nagbigay po tayo ng huling statement doon sa mga kapatid natin sa ulutayan. Sabi ko, kung patuloy pa rin kayong maniniwala dito kay Doc Joshua at ang mga kasamaan, nasa sa inyo po yun. So, ang importante, kahapon, pinuntahan ko o yung mga kapatid doon. At papasalamat po tayo dahil kasama po natin ang buong community ng Flock of the Divine Mercy na nag-pray para sa ginawa natin kahapon. At of course, marami po sa mga clergy ng Archdiocese. Kasama na po ang ating minamahal na Archbishop na nag-pray, nag-support, si Monsignor Villanes. At saka, yung Mission Station Priest doon. Kasi kahapon pa na ang usapan namin. Hi, Father Marlo. No? I'm sure, wrong to ito si Father Marlo sa nangyari kahapon kasi nag-message pa nga siya sa akin. No? So, na at least, no, kahit nandun siya sa Amerika, parang nandito pa rin siya dahil doon sa suporta na pinapakita niya sa mga tao sa ulitayin. Kahit hindi na siya ang Mission Station Priest doon sa Stella Maris, parang siya pa rin kasi yung kanyang concern po. Ayan. Ibig sabihin, dyan sa mga taga-ulitayin, mahal na mahal po kayo ng inyong former Mission Station Priest na si Father Marlo. Kaya ipag-pray po din yung si Father Marlo Abad. Kaya ito po ang huling statement na binigay ko kahapon doon bago po tayo nagpaalam. Ito po yung hayaan doon lang sa mga tao. Depende kayo sa kanila, tayo dito sa ulutayan, kung maniniwala kayo. Basta na lang sa akin dito, ginagalan ko po yung ano ha, yung responsibility ko na pinadala ako dito ng artist para kayo mag-usap sa inyo. So, depende na ito sa mga tao kung maniniwala kayo sa kapatid. Kasi inyo na yan ha! Basta ako, para sa akin, importante yung ebidensya. So, sa pagkakataon po ito ay tatanungin po natin at mabibigay po ng statement si Nanay Jonah. Nay, ano nga ang ano mo? Valenzuela po ang president ng Paris Pastoral Council ng Stella Maris sa Isla ng Ulutayan. At kasama po natin siya sa pagkakataon ito at may ilang katanungan po tayo kay Nanay. Oh, Nanay, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Okay. Nandoon po kayo kahapon, nasaksihan po ninyo yung pag-uusap sa pagitan ng team ng Pathag at saka nung kulto na pinangungunahan ni Doc Joshua, di ba? Opo. At sino pa yung mga kasama po ninyo kahapon? Yung mga tao po sa ulutayan, yung okay. Mga ibang kasamaan po at saka yung mga officer din po ng simbahan. Okay. So andun din si yung si Kagawad, ano nga ang pangalan niya na nag-moderator? Kagawad Josephine Martinez. At saka yung Kagawad na lalaki na Melvin Arenaho, Kagawad okay. Alfredo Ado. Okay, so again po sa mga kagawad diyan sa Isla ng Ulutayan kung nanonood po kayo at nakikinig. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa amin yang kahapon, sa mainit ninyong pagtanggap at sa mga tao diyan na nakinig kahapon. Sana ay nakatulong po sa inyo kahapon ang pag-uusap namin doon sa pakikipag-usap namin doon sa grupo ng kulto na pinangunahan ni Doc Joshua. Unang katanungan ko po Nanay sa inyo. Nung dumating po yung grupong yan doon sa isla, ano po ang duda ninyo? Ano pong pakiramdam ninyo? Ano pong personal ninyo na iniisip nung time na yun na nung dumating sila sa isla? Kasi po, sir, brother, ang pagdating nila dyan, ang May 23 po, ang sabi lang po nila, may pupuntahan lang sila. Yan ang kamag-anak nila, gagamutin. Hindi namin alam na manggagamot pala sa mga tagaroon sa isla. Yung nalaman namin, May 26 na nanggagamot sila.
Tapos po, yung ginagamot nila, bago nila gamutin, kukunin muna nila yung kwintas bago nila gamutin. Mm-hmm. Pag may kwintas. Like anong kwintas? Like mga scapular. Like scapular or may mga sign of cross po. Mga Nicolais ba? Okay. Bago nila gamutin. Hindi sila gagamot kung mayroong ganyan. Natatakot sila? Ewan ko po. Parang nakakaduda na yan. Kaya nga po ako naku-curious kung anong klaseng tao sila eh. Okay. Yun po. So, noon pa lang, medyo may duda na kayo. Nagdududa na po ako. Pero wala kayong balak na mag-participate doon sa kanila? Wala po. Okay. Pero kasi po, nagsabi na ako, nang nalaman ko sa ibang tao, nagsabi na ako kay Father Anthony na magpaparecord ako sa barangay sa ginagawa nila. Anong sinabi pala ni Father Anthony Bautista? Sabi ni Father Anthony, may karapatan daw po ako kasi ako ang PPC President ng Stella Maris po. Okay. Meron pa lang... Andiyan pa yan, Brother Vinny, yung mga statement na nakuha natin ng screenshot doon sa double check niya. Yung ano po, yung followers niya, yung comment ng mga followers niya, papanood po natin. Ito po ay misleading, ha. Tingnan po natin. Yan po. Mababasa niyo po yan sa kanilang Facebook page. Yan po ay mga comments ng kanilang mga followers single doon sa pagsunog nila ng mga rosary, ng Bible, at saka ng mga images, at saka pagbabasag ng mga imahen. Ayan po, sabi, buti kapatid naliwanagan ng pare dyan sa kasinungalingan yan. Ako, si Father Anthony Bautista, canon lawyer yan ng simbahan namin. Hindi yan tanga. Hindi yan tanga na basta lang maliwanagan. Lalo na, pati na si Father Marlo, okay? Kung kami nga eh, sinong naliwanagan kahapon? Tapos, sabi daw nito, reply niya. Spiritual Dr. Joshua, nagagalit nga sila at minumulat namin sila sa katotohanan. Katotohanan ba yun? Wala kang ebidensya siya? ito. Kasi po, noong linggo, nagmisa doon si Father Anthony. Bago, bali, May 26, nagmisa doon si Father Anthony. Kasi, nagsabi si Father Anthony, parang konti yung tao. Okay. Siguro, nagbaili. Kasi piyesta doon sa isang sa loob ng disco. Tapos sabi daw nila tuwang-tuwa daw sila na walang nayang magsimba. Wow, tuwang-tuwa so, talaga. Tuwang-tuwa daw sila na walang magsisimba. Tapos maya-maya na pasi pagdatingan yung mga tao na puno tuloy yung simbahan. Yun ang sinasabi. Natutuwa sila pag walang may magsisimba. Okay. Grabe naman. Now, kahapon, pangalawang question ko ito nanay, no? Ang tanong na ito ay tungkol doon sa nangyaring pag-uusap sa pagitan ng Team Pathag at saka ng kultong pinangungunahan ni Dr. Joshua. Ano po ang obserbasyon ninyo at ano po ang inyong mga natutunan at ano po ang masasabi ninyo pagkatapos ng nasabing diskusyon? Yung obserbasyon ko po sa kanila, sa ginagawa nila, pinagluloko nila yung tao, parang ginagamitan ng black magic po, parang magsunod-sunuran sa kanila. Okay. Kaya nga po, nagpapasalamat ako sa Pathag. At least yung mga tao na nakapanood, nakapag-ano sa ginagawa. Nakamulat sila. Doon pa lang po sa mga tanong kahapon na hindi na masagot nung magpapakilalang sugo ng Diyos, ano po ang obserbasyon ninyo kahapon? Hindi siya makasagot. Ako po, alam ko na po kaagad na nagsisinungaling po siya. Ayan. Kasi, yung lagi niyang sagot, pinadala siya ng Ama sa Langit. Yung tanong na hindi niya sinasagot, lagi lang yung sinasagot, pinadala ng Ama sa Langit. Tapos tinitingnan ko yung mukha niya, namumula yung mata niya, parang demon. Okay, so yan po ay nagpapasalamat po tayo. Hindi natin yan magagawa kung hindi sa tulong ng Diyos, hindi sa grace ni Lord. So at hindi sa kaya nga bago tayo pumunta doon kapon, humingi tayo ng tulong ng pray ng panalangin ng mga kapatid kasi hindi po tayo nagre-rely sa ating knowledge at saka sa ating wisdom. Importante nag-aaral tayo pero malaking tulong po yung biyaya. No, masa tayo sa biyaya ng Diyos. Yun po ay kung namulat mo po yung mga kapatid natin sa ulutayan, yun po ay ayon sa awa ng Diyos. Ang Diyos po ang humihimok or tawag nito, siya po ang tinatouch siya po yung heart ng mga tao. Para makarealize. Praise the Lord po sa nangyaring yan. So, panghuling tanong po nanay, ano po ang update tungkol sa grupong yan? At ano po ang nangyayari doon ngayon sa isla ng Ulutayan para po sa, kasi mahalaga po ito sa mga nanonood. At kasi nag-viral ngayong video ngayon. So, ibig sabihin, hindi lang doon
sa kanilang page. At saka doon sa social media ngayon. Kahit dito sa Rua City ngayon, marami na nakaka-. Marami nga nagse-send sa akin. Pero iba talaga 'yon, yung mga galing talaga doon sa Alotayan. Oh. Na mismong kasi kung para ba masigurado natin na kumpleto at saka eksakto talaga yung detalye. Nanay, pwede po bang paki-share sa amin, paki-bahagi sa amin. Ano po ang update today po? Sa nangyari doon sa kulto na yon na pinangunahan ni Doc Joshua at saka po sa ano po ang update sa mga kapatid doon ngayon. Yung nangyari po kanina, pumunta po doon si Kapitan kasi po na-aware si Kapitan sa nangyayari at saka nag-viral na po yon sa social media. Pumunta po doon si Kapitan sa isla namin at saka inimbitahan po sila papunta ang police station para magpaliwanag sa ginawa nila. So inako naman po nila na inamin nila na may kasalanan sila. Ibig sabihin hindi sila talaga yung nung pumunta sila sa isla, hindi man lang nila talaga in-inform si Kapitan nung pinaka-exact talaga na detalye or kanilang intensyon. So, ibig sabihin doon pa lang kaduda-duda na. Yes, so kaduda-duda na wala kasing permit. Halimbawa kung ikaw ay may mabuting intensyon, di ba? Normal naman talaga 'yun pagpapasok ka ng barangay, di ba? Halimbawa kung gusto mong kahit pa tumulong ka, halimbawa magbibigay ka ng mga bigas feeding, or program. Ayun, yung mga ginagawa nito ng mga charity works, di ba? Kailangan talaga inform yung kapitan, ganitong gagawin namin. Pero pag may tinago ka talaga, kaduda-duda. Ayun, yung problema, magiging problema talaga 'yun. Ayun, hindi natin masisisi yung mga kagawa doon kung galit na galit at saka yung mga tao doon. Yan. Ibig sabihin talaga itong si Doc Joshua, diyan pala doon pala sa pangalan, kaduda-duda na. Kaduda-duda doon pala sa mga sagot niya, kaduda-duda na. Walang ebidensya. Diyan pala ang mga intention niya, kaduda-duda. Aba. Yung mga followers niya ni Doc Joshua, dapat namulat na. Namulat na po. Welcome po kayo dito sa Catholic Church. Magtanong. Gusto niyo po ng gusto niyo po ng healing. Punta po kayo sa Plaque of the Divine Mercy, libre pa. Walang bayad. Walang bayad. 'Di ba? Ayun, meron pong marami pong religious organization dito sa Catholic Church na libre po. Wala pong bayad at hindi po nakiklaim na sasabihin lang na padala ng Diyos. Pag nagtanong ka, papaliwanagan ka talaga. Hindi ka magdududa na isang kulto. Ayun. Kung ikaw ang may magre-elimbaw dito sa mga kapatid natin sa Plaque of the Divine Mercy, pwede kang dumalon ng retreat, magtanong. Ayun. Doon mo malalaman kung kulto nga ang grupo na yan o hindi. Pero yung Plaque of the Divine Mercy, pinangungunahan ng ating spiritual director na si Father Berman Ibanez, no? Magna cum laude sa Church Fathers. Ibig sabihin, alam talaga nila ang kanilang mga pinagsasabi. Hindi kaya nitong nagki-claim na si Dr. Joshua, hindi na makasagot, kinakontra pa niya ang kanyang mga statements, wala pang ebidensya. Tapos tayo pa daw yung sinungaling. Wala siyang ebidensya, ayan. So nanay, panghuling ano po ang masasabi ninyo or yung mensahe ninyo or inspirational message ninyo sa lahat ng mga tao na nakikinig ngayon at nanonood sa inyo, hindi lang po doon sa Islam ng Alotayan, kundi lahat po ng nanonood sa atin ngayon. At itong videong ito, isi-share po ito sa social media. Ibig sabihin, hindi lang po ito mapapanood dito sa province ng Capiz. Ito po ay mapapanood din sa Maynila, sa Cebu, sa Davao, at sa iba pang mga lugar na kaya nga po nagtatagalog tayo dito kahit hindi tayo mga dalubhasa or eksperto sa Tagalog para maparating po ito, ang impormasyon po ito, kasi mahalaga ito sa mga kapatid. So ano pong inspirasyon or batay po sa inyong natutunan, sa inyong narinig, sa inyong na-experience, ano po ang inspiration na inyong masasabi sa mga kapatid po na nanonood ngayon, maliban pa po sa mga kapatid na nanonood ngayon doon sa Isla ng Alotayan, para po maging aware sila sa mga katulad nitong grupong ito, no? At para na rin na hindi sila mahikayat or mapaniwala dito sa mga kasinungalingan na o baka soon meron na namang dadating bagong, sa Isla ng Alotayan na bago sekta, kaya ito po ay isang napakagandang leksyon or malaking leksyon para sa lahat na dapat matuto na tayo at hindi tayo dapat maniwala kaagad-agad, dapat mag-imbestiga tayo, magtanong tayo, or ayan, dapat kagaya nga niyan, dapat magtanong muna doon sa pare. Kagaya na sinasabi natin palagi, magtanong muna sa pare. O ikaw ay Katoliko, dapat magtanong ka sa pare. Ito ba ay okay? Ito ba ay hindi questionable? Eh naniniwala tayo kung nagtanong lang yung mga tao diyan sa Alotayan kay Father Anthony. No, Father Anthony, ito ba ay okay? So definitely sasabihin ni Father Anthony, hindi yan okay. So wala na sanang naging problema. So nanay, sa inyo bilang nanay, may mga anak ngayon na nakikinig. Bilang kapwa ninyo nanay, bilang kapwa ninyo mga Katoliko, bilang isang
president ng Paris Pastoral Council, no? Malamang merong may mga nanonood din ng mga PPC sa ibang mga lugar. Ano po ang inyong inspirational message at mensahe sa lahat po? Opo, ay nag-inis na sasalita na pag may pumasok pong grupo na katulad ng ganyan, huwag basta-basta maniniwala at manalig tayo sa Panginoon. Dahil pag nanalig tayo, kahit anong grupo ba yan, hindi tayo madadala ng anumang bad spirit na mahikaya tayo para sumama sa kanila. Kailangan po natin mag-imbestiga at palawakin ang ating kaalaman kung ano bang klaseng grupo yan. Kahit saan man lugar pumunta yung mga ganyan na mga grupo. Ganyang kulto. Kulto, or ano man sila. Kailangan po natin pangalagaan ang ating lugar, ang kababayan, or ang ating pasamahan at ang ating pananalig sa Panginoon. Yun lang po. Maraming salamat Nanay Juna. Alam niyo po si Nanay Juna, malayo pa po itong ano pinanggalingan at saka magta-travel. I think more than 30 minutes yung pag-travel, no? From Roa City to Ulucayan. Minsan nakaka-enjoy para sa atin, para sa kanila, alam natin na busy yung mga tao doon. So napapasalamat po tayo ngayon at alam natin yung pinunta po dito ni Nanay Juna, may love talaga. Kasi kung wala siyang love, wala siyang malasakit, hindi siya pupunta dito at magpa-participate. Marami pa itong gagawin doon sa kanila. So Nanay Juna, maraming salamat po sa inyong pagpunta at sa inyong pag-participate ngayon. Malaking tulong po ito sa mga maraming exciting ngayon na manood nito eh. Kahit na ako busy, di ba? Huwibes pa kasi yung program talaga natin. Kaya lang, kailangan talagang kasi hindi ito in-expect eh. Hindi nga ito in-expect. Wala nga ito sa schedule eh. Hindi ko rin yan in-expect. Kaya Father Mark, Grand Floor, salamat sa salamat sa suggestion na dito kami magre-record. Sinabi mo nga eh. Ayan, so na perfect timing naman na si Brother Benny. Available naman. So sa susunod na encounter, si Brother Benny na talaga yung request natin. Kasi talaga meron tayong magandang video. At saka magpapasalamat ako, Brother, kay Kapitan. Okay, ay, inaksyonan niya po talaga yung mga ganyang nangyayari sa isla namin. Okay po. Talaga pong ginalingan ni Kapitan. At saka wala na silang gagawin doon sa isla namin. At hindi po tayo walang duda po na ginabayan talaga ng Diyos yung mga tao. Opo. Kasi nung alam niyo po, nung nalaman po ito ng Archbishop natin kahapon, nag-message ako sa kanya. Nag-worry talaga si Archbishop. Sabi niya, mag-ingat kayo, parang delikado ito sa mga tao doon. So ibig sabihin yung Archbishop natin dito, hindi lang very supportive sa Apologetics Ministry, kundi mapagmahal talaga na ama sa kanyang nasasakupan. So, at saka sa mga pari din dito, especially kapo si Monsignor Nonoy. Monsignor Nonoy, i-share ko lang yung nakita ko kahapon yung reaction mo doon sa katedral nung usap tayo, pinakita ko siya yung video, no? Si Monsignor Nonoy naging emotional doon sa nakita niya sa video. Si Monsignor Nonoy, spiritual director natin sa Apologetics at saka isang scholar ito ng church natin na very humble. At of course, kahit silent lang si Father Berman Imanyas na nagbabasa. Maraming salamat, Padre, sa prayer mo. At saka si Father Rebellion, alam din niya ka. Ibig sabihin, maraming pari kahapon ang aware sa nangyaring encounter doon sa Ulucayan. Kaya magpapasalamat po tayo doon sa matapang na kapatid na humarap sa kanila, si Brother Chris Pirocho. Okay. At ako po ay nag-back up lang. Okay po, so sana po ay tuloy-tuloy po ang ating ginagawang pag-aaral at ating pagtatanggol. Kaya nga po sabi ko, hindi po talaga natin maiiwasan na malagay po talaga sa sitwasyon na kailangan natin ipagtanggol ang ating pananampalataya. Makakatulong din ang prayer. Pero doon sa sitwasyon kahapon, kailangan talaga, gamitan talaga yun ng apologetics. Kasi kung hindi natin tinanong, hindi natin dinipensahan yung ating pananampalataya, malamang marami pang bibigtamihin itong kultong ito doon sa isla. Kaya, but of course, hindi natin ito magagawa kundi talaga sa tulong ng Diyos. At saka sa participation ni Nanay Juna, ng mga kagawad, at ng mga tao doon na mahal na mahal din nila yung mga kapwa nila doon sa Ulucayan. Kaya maraming salamat sa lahat at pagpapalain tayo ng Panginoong Diyos. God bless us all. Good evening po sa lahat. Good evening, Nanay Juna, at good evening, Brother Chris Pirocho, isang matapang na Catholic apologist ng ating simbahan. Okay.